difference. Paano natin mas lalong maintindihan yung definition ng ethics? Okay? Kailangan ba nating maniwala sa tunay na definition ng ethics? Sabi ni Kant, paano? Okay, in-explain ni Kant yung nature of ethics into three subsections: freedom, immortality of the soul, and then God. Freedom. Ang problem with freedom is our liability. Okay, pag sinabi natin free, you're aware that your consciousness is giving consent. Okay, so ibig sabihin, ginusto mo dahil napapansin ng utak mo na willing ka gawin yung isang bagay. Is this justifiable for our freedom? Patawarin mo na ako kasi tao lang ako, nagkakamali. Sabi ni Kant, bago ka magkamali, conscious ka na alam mo yung pwede mong gawin ay pwedeng maging mali. Okay, so ibig sabihin, bago siya maging mali, you are conscious of the possible effects of your action. So kung conscious ka dun sa possible effects ng actions mo, nandun yung consent na gagawin mo pa rin siya. And then, after giving in to your consent, it follows that you have to be responsible with your possible decision. Kung responsible ka, harapin mo yung liability. Now, ano ibig sabihin ng liability? Hindi mo pwedeng takasan yung responsibilidad dun sa ginawa mong pagpili ng desisyon. Natukso ka na mahulog yung loob mo sa ibang babae kahit na may girlfriend ka. Okay? Unang-una, conscious ka. Conscious ka na dun sa feelings of attraction mo dun sa ibang babae. Okay, you have two options. Magi-give in ba ako dun sa attraction or hindi? Dun pa lang, liable na siya. Okay, hindi niya pwedeng takasan yung possible effects with that. Pag nag-give in ako dito sa consent ko, anong pwedeng mangyari dun sa present girlfriend ko? Responsibility. Now, if I give in to that consent, na kahit may girlfriend ako, attracted din ako sa ibang babae, tapos, gumawa ako ng ways for that other girl to be attracted to me also, dun nagkakaroon ng liability. Okay? So, ibig sabihin, once na gumawa ka ng way for the other girl to be attracted to you, you cannot escape your liability. Ano ibig sabihin ng liability? Yung consequences na pwede mong maranasan. Yung consequence, for instance, na malaman ng present girlfriend mo. Yung consequence, for instance, na pwede kanyang ipagpalit din sa ibang lalaki once na malaman niya yun. Okay, so hindi mo pwedeng sabihin na masasaktan ka. Hindi mo pwedeng sabihin, obviously masasaktan ka, pero hindi mo pwedeng sabihin tao lang ako nagkakamali. Okay, that's correct. Tao ka lang nagkakamali, pero you have prior decision making na mag-give in dun sa consent mo kung itutuloy mo or hindi. Okay, hindi mo pwedeng sabihin lucky lang ako natutukso sa babae. Hindi pwede yun, sabi ni Kant. Kasi bago ka mag-give in dun sa consent, may choice ka na mag-give in or hindi. Pero mas pinili mong mag-give in. Okay? Lahat ng tao nagkakamali, pero wag mong gawing excuse na para gumawa ng kasalanan. Kasi ito yung sinasabi niya Kant. Before you give in to your consent, meron kang option. Itutuloy or hindi. Next, immortality of the soul. So, let's examine the problem. Dalawang problema dito, the word immortality and then the soul. Ang problem na pwede may experience natin dito is this one. Pwede bang maging immortal ang isang mortal? At kung pwede, paano? Is there an immortal attribute in our immortality? Kung meron, ano yun? Kung meron, dapat ba akong maniwala? Okay, examine natin. Pag sinabi kong immortal, is it something physical or no?
Yes or no lang. Is it something physical or no? Now, tingnan natin yung mortality. Pag sinabi natin mortal, meron ba siyang physical properties? Yes. Kung may physical properties siya, yung physical properties na yun, is it something measurable or not? It's measurable. So kung measurable siya, may hangganan ba yun o wala? So pag sinabi kong ang height ng isang matangkad na tao is 6'7", mamimeasure ba natin siya? Yes. May hangganan ba yun? Yes, hanggang 6'7 lang. Okay? Isa yun sa mga properties ng pagiging mortal. Okay, so ibig sabihin, lahat ng mortal may hangganan. May katapusan. May end. Bakit? Mamimeasure natin siya using our five senses. Okay, mortality, nandun yung five senses, observation, and then may limits. Now, kung babalik tayo natin ng mortality, it becomes immortal. Immortal, obviously, opposite ng mortality, hindi siya physical. So, kung hindi siya physical, ang opposite ng physical will always be spiritual. Okay? So, kung spiritual siya, is it something measurable using your five senses? It cannot be. Otherwise, if it can't be measured using your five senses, it becomes mortal. Okay? Nagiging physical siya. So, immortal, obviously, it has to be spiritual. If it's something it's spiritual, it cannot be measured using our five senses. Ang tanong, meron ba sa pagkatao natin na something spiritual? Okay? Tingnan natin itong picture na to. Again, pag sinabi ko mortal, dapat na justify na may measure ng five senses natin. Meron ba ang property na spiritual ang mortal na tao pagaya ko? Meron ka bang pwedeng ma-extract, pwede ka bang ma-identify sa pagkatao ko, pagkatao mo, na something spiritual na hindi na may measure ng five senses? Meron ba? In connection with that, ang tanong ko, naiisip nyo ba yung nasa isip ko? Nakikita nyo ba yung nasa isip ko? Naririnig nyo ba yung nasa isip ko? Naamoy nyo ba yung nasa isip ko? Nalalasahan nyo ba yung nasa isip ko? Nahahawakan nyo ba yung nasa isip ko? Kung ang sagot nyo, hindi, pwede ba nating i-consider yung laman ng isip ko as something spiritual? Kung ang sagot nyo, yes, ibig bang sabihin nun, yung laman ng isip ko can be considered immortal? So kung immortal yung laman ng isip ko, pwede ba natin siyang makonsider as our soul? Ibig bang sabihin nun, ang kaluluwa natin ay yung awareness natin, yung thoughts natin, yung consciousness natin. In this slide, nagkakaroon ng laman yung consciousness natin, dalawang types of knowledge. Knowledge based solely on our sensory experience. Ang tawag dyan is positive science. If you still remember your positive ethics, positive science, we use empirical data to store knowledge in our mind. Okay? So, our physical world is experienced because of our five senses. In that case, it's an example of physical knowledge. Meron ba tayong spiritual knowledge? Ibig sabihin nun, may kapasidad ba ang utak natin na tumanggap ng knowledge which is free from our five senses? Yes or no? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Balikin natin itong five senses. Nakikita ba natin ang Diyos? Naririnig ba natin ang Diyos?
Naaamoy ba natin ang Diyos? Nalalasan ba natin ang Diyos? Nahahawakan ba natin ang Diyos? Kung hindi, ibig ba sabihin nun, pwede natin mo-consider ang idea ng Diyos as something spiritual because it cannot be experienced by our five senses. Sabi ni Kant, yes. Na kung hindi natin na-experience si God using our five senses, gaano ka-credible ang konsepto ng Diyos? Kung hindi nyo kayang i-demonstrate, kung hindi nyo kayang patunayan kung anong laman ng isip ko, using your sensory experience, using your five senses, it follows na yung thoughts ko should something be spiritual. If it's something spiritual, it follows that it must be our soul. Our next na question dyan, paano kung wala, kung mamatay tayo? Paano kung brain dead na tayo? Pag brain dead na tayo, pag hindi na functional yung brain natin, may consciousness pa rin ba tayo? Namamatay ba yung thoughts natin pag namatay yung body natin? Pag hindi na functional yung utak natin, wala na rin ba yung spiritual thoughts natin? Nakatepende ba yung spirituality natin sa physicality natin? So, isa yan sa mga problem. Kung nakadepende yung spirituality ng isang bagay sa physicality natin, so kung hindi siya possible, meron bang ebidensya? Meron bang ebidensya na nagpapatunay na wala ng soul right after the death of our physical body? Sino lang makakapagpatunay nun? Yung ibang tao o ikaw mismo yung mamamatay? Kailangan nating ipasok yung konsepto ng Diyos. Okay? Ang problema dito, may dalawang anggulo. May mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos because of two problems nakita ng mga atheists. Paano magkakaroon ng Diyos? Paano magkakaroon ng Diyos? Kung mabuti ang Diyos, dapat yung creation niya mabuti rin. Dun sa film na pinanood natin, asan yung kabutihan dito? Bakit merong cancer sa creation niya? Bakit kailangan mamatay ng tao? Question dyan, mabuti ba ang kamatayan? Masama ba ang kamatayan? Kung mabuti ang kamatayan, bakit hindi matanggap ng ibang tao? Kung mabuti ang kamatayan, bakit may pain na kailangan maranasan sa kamatayan? Hindi lang ikaw yung naka-experience ng pain, pati yung mga ibang tao sa pamilya mo. Ulitin ko, kung mabuti ang Diyos, it follows that His creation should also be good. Kung ang creation niya is good, bakit parang mahirap tanggapin sa ibang tao na yung creation niya has goodness in it? For instance, death. For instance, sickness. For instance, illness like cancer. Kung mabuti ang Diyos, ang creation niya dapat perfect din. Asan ang perfect dito kung maraming namamatay dito sa natural calamities like tsunami? Libo-libo ang namamatay sa earthquake, tsunami, typhoon, flash flood, even COVID virus. Okay, it's something na mahirap i-reconcile, something na mahirap i-associate sa nature ng Diyos. Perfect, all good, all powerful. Yan ang problema ng mga atheists. Kung mga pangyarihan ng Diyos, dapat may kakayanan siyang ma-prevent yung tsunami, may kakayanan siyang paggamutin yung taong may sakit. Reasoning supported by faith. Basta maniwala ka na may Diyos, supported by reasoning. Iyan ang pinangawakan ng mga naniniwala sa Diyos, sabi ni God. No, bakit natin kailangan pasukan ng faith? So I have to discuss Pascal's wager here kung bakit kailangan may faith.